friends! Welcome to Tita Rose Recipe! Ngayong araw ang ating lulutuin ay Pad Thai! So, andito na ang ating mga ingredients na kakailanganin. Gagamit tayo dito ng fish sauce, sriracha chili sauce, tamarind paste, sugar, sweet paprika, oyster sauce, lime juice, at ang ating rice vinegar. Ito ay yung para sa ating sauce na gagawin mamaya. So, ito naman yung ating ibang ingredients. So, ang ating main ingredients, of course, meron tayo dito. Rice stick. Ito ang ating gagamitin ngayon. At ang ating pang-isa, gagamit tayo ng olive oil, garlic, onion. Meron tayo ditong chicken thigh, chorizo de Bilbao, bean sprouts, spring onion. Pwede nyo rin gamitin dito ang garlic chives. Meron din tayo ditong roasted peanut, unsalted, tofu, fresh na shrimp, at dried shrimp. So, ang ating mga seasonings naman, mamaya, meron tayo ditong favorite ko, 21 seasoning, at mamaya, chili peppers. So, meron din tayong panglagay mamaya sa plate. Pag naluto na ang ating pad thai, ito ay ating lime. Okay? So, ngayon, umpisahan na natin iluto ang ating pad thai. Umpisahan natin sa rice stick ang ating pad thai. So, isa-soak natin ito sa mainit na tubig. Ilusan lang natin siya ng mainit na tubig. Okay. Ayan, pagkalagay natin ng mainit na tubig, ibabad lang natin siya ng mga 30 to 45 minutes or until makuha natin yung lambot na gusto natin sa ating pad thai. Okay, gagawa na tayo ngayon ng ating sauce. Okay, gawin na natin ang ating sauce para sa ating pad thai. So, unahin natin ang fish sauce. Lahat ng ating ingredients para sa sauce ay pagsasama-samahin natin sa ating mixing bowl. Okay, ito yung tamarind sauce. I mean, tamarind paste. Okay, lagyan na natin ang ating sugar. Yung ating rice vinegar, lime juice, oyster sauce, okay. Simutin lang natin, di ba? Okay. And then, yung ating sriracha chili sauce. Ito yung masarap na panghalo sa ating pad thai. May ibang mga chili sauce. Kung anong gusto nyo, pwede rin nyo gamitin. Okay, and then ang ating sweet paprika. Yan yung magbibigay ng kulay sa ating pad thai. So, i-mix lang natin ito. Okay, mix lang natin hanggang matunaw, madissolve lahat ang ating mga ingredients. Pagka-ready na ang ating sauce, sa tingin nyo ay natunaw na siya, na-dissolve na. So, pwede na natin umpisahang iluto ang ating ibang ingredients. Bisahin na natin. Okay, lagyan na natin ng cooking oil ang ating pinainit na pan. Pagkatapos nyan, igisa na natin ang ating bawang at sibuyas. Madali lang itong gawin, friends. Kung mahilig kayo sa pad thai, try nyo ito. Brown na ang ating bawang. Isunod na natin agad ang ating sibuyas. At sa tingin natin, luto na siya. Isunod na natin agad dito ang ating tofu. Okay.
Tapos, itunod na natin agad dito ang ating dry cream. Ang bango, friends. Nag-uumpisa pa lang tayo. Naaamoy ko na siya. Tabi-tabi natin siya ng konti dyan. Lagyan natin ng space para sa ating chicken thigh. Okay. Para na siya natin siya maigin. Maluto natin maigin ang ating chicken thigh. Siniwa ko lang siya ng maliliit na cube para madali siyang maluto. Kasi sunod-sunod na ito, friends. Kaya pag kanalisan na natin ito, susunod-sunod rin na natin siyang ilagay dito at para maluto siya. Ayan. Ayan lang natin siya. Haluin natin hanggang mag-even ang kanyang pagkaluto. Kaya kailangan ang gagamitin nyo ritong pan, yung medyo malapad para madali nyong mahalo ang mga ingredients at madaling maluto siya, hindi siya masunog. Mahahalo-halo nyo siya. Susunod na natin dito ang ating chorizo de Bilbao. Okay. Yan ang purpose ng malaking kawali. Diba? Pwede mo siyang ma-set aside dyan sa tabi. Gilid-gilid siya para mabigyan ng space yung ating ibang ingredients. Pwede nyo rin itong lagyan ng konting cooking oil ulit kapag dry siya. Bibigay sarap din kasi itong ating chorizo de Bilbao sa ating pad thai eh. Sensya na, nabubulol-bulol. O yung mga hindi pa nakakapag-subscribe sa aking channel. Baka gusto nyo naman mag-subscribe, friend. At i-share nyo na rin sa inyong mga friends, ha? At syempre, i-like nyo ang ating video. Okay, so pwede natin siyang i-mix all together. And then, yung ating isusunod ay yung ating sinook na rice stick. So, andito na siya. Ready na siya. Yan. So, nakasoak pa siya. So, ganyan nyo lang. Okay lang na medyo may tubig siyang kasama. So, ibuhos nyo lang na ganyan. Kasi maganda yung may tubig na konti, maa-absorb niya, maluluto pa ng husto ang ating rice stick. Pag nasubukan nyo to, friends, ay nako, masasarap pang kayo. Kahit na hindi na kayo magpunta sa mga Thai restaurant, makakain nyo na ang inyong favorite na pad thai. Kagaya ko, isa to sa aking mga paborito. So, once na na-mix na natin itong ating rice stick sa ating ibang ingredients, so maglalagay tayo uli ng space dito sa gilid para sa ating eggs. Okay, ito niya. So, sa puntong ito, medyo hihinaan lang natin yung ating apoy. Okay, para hindi masunog ang ating eggs. So, i-scramble nyo lang ito rito sa loob mismo ng ating pan. And then, pag medyo naluto na ang ating eggs, pwede na natin siyang i-mix sa ating ibang mga ingredients. Ayan. Ihalo nyo lang siya. Pwede na natin ilagay agad dito ang ating shrimp. Huwag natin i-overcook ang shrimp kasi ay hindi siya masarap pag tumigas, pag na-overcook. So, kaya dapat medyo tama lang ang pagkaluto niya. Kasama siya dito sa ating itlog. Set aside lang natin ang konti dito sa tabi ang ating itlog para magkaroon ng space. Maluto ang ating shrimp ng konti. Pag naging orange na siya,
i-combine na natin sila. I-mix na natin sila. Okay. Ayun, mga swim, saan kayo pumupunta? Dito kayo, okay? Dito kayo. Matigas ang ulo. Ayan, balik-balik na rin lang natin siya. Pag nagkulay orange na siya, ay ihalo na natin siya. Okay. Ayan. And then, pag nagkulay orange na ang ating shrimp, ay pwede na natin siya ulit haluin. All together. Then, pwede na natin ilagay dito ang ating ibang ingredients kagaya nito. Well, pwede na natin pala ilagay ang ating sauce. So, ito, lalagyan na natin siya. Okay, yan na. Ayan, ang bango-bango na, friends. Nakaamoy ko na ang ating pad thai. Excited na ako itong kainin. And then, habang nagkukulo-kulo siya, so, lagay na natin ang ating bean sprouts. Ayan. Tama lang. At, isabay na rin natin dito ang ating crinache na roasted peanuts. Ayan. So, ilalagay na natin siya. Sarap, maraming peanut eh. Malapit na maluto to, friends. Pa, kumanda na yung kulay niya. Okay, and then, pwede na natin siyang timplahan ng ating 21 seasoning. Ang aking favorite seasoning. Pwede nyo rin ito lagyan ng konting paminta kung gusto nyo. Sa akin, yan ang aking itong ilagay. 21 seasoning. Okay. At ngayon, malapit na siyang maluto. Huwag natin kalimutan ilagay ang ating spring onions. Okay. Magtira tayo ng iba para doon mamaya sa ating plate. Pang-garnish natin. Okay. Dating ulit. Sa inyo, friends, madali lang to iluto. Caring-caring nyo to. Pwede na natin itong iserve sa ating plate. Ayan na, medyo naluluto na siya, friends. Excited na ako. So, ito, pwede na siya. Luto na siya. Oh, wow! Patay na natin ang ating stove para yung init ng ating kawali ay medyo maluto pa siya. Pero, luto na siya, friends. Tingnan nyo. Ilalagay ko na to sa ating serving plate, okay? Kainin na natin ito.